Doc, ako po ay 51 years old, 59 kilograms. May acid reflux o GERD. Sumasakit po sa ibaba ng ribs, nangangalay ang kanan na legs, parang mabigat po sa tagiliran. Mayroon po akong maintenance sa high blood at sa cholesterol. Makakatulong po ba, Doc, sa akin ng Ionic? Maraming salamat po. Malaki maibibigay na tulong po sa inyo po yung Ionic. Actually, it's not the Ionic itself, pero yung concept ng tubig at mga mineral. Dito sa acid reflux niyo po, ang nangyayari is ito po ay isang complication din ng tinatawag natin na unintentional chronic dehydration. And with your age of 51 years old, mukhang about 11 years na kayo natuyuan. Kasi ayon kay Dr. Batman Helitz, ang sabi niya, ang tao po pag umabot na edad na 40 anyos, yung kanyang pakiramdam ng uhaw ay napapalitan ng pakiramdam ng gutom. And therefore, if you are past the age of 40, you tend to drink less and eat more. And with that po, ang tendency kayong ma-dehydrate ay malaki. Ngayon, dito sa GERD, ang nangyayari is that pag tayo po ay kumakain, ang tiyan po natin ay nagsisikret ng acid para tunawin yung pagkain na kinakain natin. Kasi hanggang hindi ito ma-digest, hindi niya ma-extract yung mga sustansya na yun po yung kailangan sipsipin ng bituka natin. Ngayon, ang bituka natin ay hindi tulad nung tiyan, kasi ang tiyan po is a muscular organ because it needs to grind yung pagkain natin. Kung makakita po kayo ng taong gumagawa ng longganisa, di ba, nilalagay niya yung giniling sa bituka ng baboy. So pag nailagay na yung giniling, makikita nyo di ba, parang see-through yung bituka. So ganun kanipis po yan. Ngayon, kung yung lapay po natin o yung pancreas ay kulang sa isang solusyon, ang tawag po dyan is pancreatic juice or alkaline solution, hindi po papayagan ng tiyan natin na ipasa yung kanyang laman sa bituka. Kasi yung acid na siya po yung tumutunaw sa kinakain natin sa loob ng tiyan ay isa sa mga pinakamalakas na asido. And acid definitely corrodes. So pag hindi po na-neutralize yung acid niya, masusunog po yung bituka. Pag nasunog yung bituka, magkakaroon ng contacture po dyan and therefore it will cause outlet stricture. And with that, magkakaroon ng problem. Babara po yung daluyan ng pagkain mula sa tiyan papuntang bituka. Ngayon, para maiwasan po ito, kung kokonti na lang yung pancreatic juice o yung alkaline solution, isya shut off po yung tiyan, yung natitirang pagkain. Now, ang stomach po natin ay kaya lang humawak o to contain itong stomach contents at most mga 4 hours. And beyond 4 hours, mapapagod po siya. So, ang gagawin niya is palalabasin niya yung contents ng stomach. Ngayon, there is no way out kundi pataas through the bibig. Kaya yung mga merong GERD usually parang nasusuka, di ba? And kasi ang flow ng pagkain is backwards. Hindi abante papunta bituka kundi pabalik doon sa ating bibig. Ngayon, kung yung contents ng stomach ay hindi ganun karami, hindi ka susuka. However, meron na regurgitation. Babalik po yung stomach contents sa bandang yung outlet ng esophagus papuntang tiyan. Kaya ang tawag po dyan is gastroesophageal reflux disease. Mula tiyan papunta sa esophagus. Ngayon, tinatawag din yung heartburn o acid reflux kasi sa bandang dibdib po ang magiging pain na maranasan ng tao na nakakaramdam po ng ganitong karamdaman. So ano yung best solution? Ito po ay lagi kong sinasabi, 30 minutes bago kayo kakain, dapat ihanda na ninyo ang inyong digestive system sa parating na pagkain. Because digestion would entail the presence of enzymes, gastric juices, and yung gastric acid para yung digestion will go on smoothly mula bibig hanggang papunta sa petan.
Okay? Remember, yung saliva po natin is also fluid. So, kailanganin din ng salivary glands yung ating water. So, take 50 ml of water per kilo per day. And then, itong about, depending kung anong oras kayo kakain, kung breakfast po, you have to take 1/4 of the total volume required for the day. Pero kung before lunch and dinner, ang kailangan nyo lang is 1/8 or half of yung 1/4. And as I mentioned earlier, to prepare your digestive system sa parating na pagkain. And when you do that, makukorek po ang inyong GERD. And also yung mga iba nyong nararamdaman na problem. Kasi ang proper hydration and mineral supplementation po, ito po yung magandang solusyon dun sa inyong nararamdaman.